Kapit na rin po ang holidays talaga. At pag ganito, traditionally, tumataas yung crime against properties. Ano po? Paano po ang ginagawa natin paghanda dito? Ayan, of course, nakapokus po tayo dyan. May goal setting tayo, target na nilalatag natin consistently sa mga tropa. Yes, sir. Last November 3, ng madaling araw po, sir, meron po tayong insidente dito ng motor natin. So, yung victim natin, tagal po rin sa Gapan. And meron siyang nakasakay siya sa motor na Mio. Then according sa kanyang report, bigla na lang siyang inagawan ng dalawang lalaki na nakasakay din sa motor. So nung nagaw, merong tinutukan siya ng baril at inagawan. So wala siyang magawa kundi usuko dahil natakot daw po siya ng mga baril. So nagkataon naman po na naging malapit siya dito sa location natin. And nangingi po agad ng tulong sa polis. And it's a good thing at nakagawian na sa Gapan, ang TNT, every 2 hours talaga chinecheck natin sila para mag-mobile patrolling sa area. Especially na during that time, implement existing pa yung curfew system natin dito sa Gapan. And it's a good thing na busy na papatrolya pa yung tropa natin during that time. So, mabilis yung reaction kung na-intercept siya sa kabilang barangay na po. Supposed to be patitigilan lang naman dapat daw siya eh. Hindi rin nila na-expect na yun na pala yung motor natin. Fortunately, yung isa, dahil tigisan na sila ng sinakyan, nakatakbo daw yung isa. So, yung isa na may hawak mismo ng motor na nakarnap, yun ang na-intercept at na lumaban. So, buti wala naman pong nasugatan sa tropa. At yun na po, nasawi yung motor knocker po natin, yung suspect. So, yung araw doon po na yun, hindi pa natin ma-identify sino ba yung suspect na yan. So, after po nung na-process yung crime scene, of course, meron ding on-site investigation na process from DOJ. Napa-flash alarm po natin kaagad. And after a few hours, may nag-appear na nag-recognize na anak daw po niya yung nasawi. So, nagarito lang din po siya sa katabi nating bayan. And nung nakuha na natin yung identity ng suspect, at of course, standard operating procedure, conduct tayo ng background, criminal record check. Lumabas na meron din pala siyang existing na parang kapares yung may kaso siya na prostrated, na homicide, and drug-listed personality pala siya. So, yun yung background niya, and naghalungkat pa kami sa reports, sa intelligence reports. Kaya pala na sangkot ito sa series of motor knocking incidents and other akyat bahay and robbery cases. So previously kahit sa barangay daw, yun ay recorded naman po. So yun po yung background ng suspect. And of course, with due respect kahit na nasawi, hindi naman sa para i-degrade natin yung pagkatao niya, pero yun ay nakabase po sa result ng background criminal record check po natin. So, bali hot pursuit operation po itong ginawa ng ating mga police po. Hot pursuit operation. So, supposed to be, ipa-flag down lang siya kasi nagkataong merong operation, pero nagpaputok sa ma'am. So, ano po kaya armas na ginamit niyo? Based dun sa SOCO report,
caliber 38 and apat slabs or empty shells ang recovered dun sa chamber. I mean, not sa chamber, dun sa cylinder, sa revolver. Mm. And may isang remaining na unfired bullet or so caliber 38. Kung titingnan mo, naka-apat na putok siya. Naka-apat. Yes. Kasi extracted po lahat yun. May apat na empty shells caliber 38. So, na-recover din natin, sir, yung NIO na kinalanap nila. And, ayan, part po siya ng exhibit sa filing namin. May file na po yung kaso. Against po doon sa suspect. So, pati yun pa tayong drugs na? Meron. I think, ilang sachet din po yun. I think 32. Small sachet of white crystalline substance, suspected shabu. So yung buong, yun mami siyang nakatakas, tuloy-tuloy yung ating pagtatangka na mahuli pa rin to. Opo. Hopefully, mga establish tayo na identity noon kasi nire-review din po natin yung CCTV available sa area.